Kaya kahangal ang angal kasi hindi ka masaya sa mga nangyayari. Amen. Kaya yung totoong nagdadasal at nakakuni kay Lord, masayahin at hindi pala angal. Tigan mo sa matay ang katabi mo, hindi pala angal ha. Continue steadfast in prayer, be watchful in it with thanksgiving. Talagang pasalamat ng pasalamat. Ayan. So, men ought to pray always and not lose heart. The question is, the command is pray without ceasing. Continue steadfastly in prayer. Huwag kang ihinto, then pray always. How this thing can be possible? Hindi ka naman magtatrabaho, luluhod ka na lang mula umaga hanggang gabi. Hindi ka nakakain, pray ka na lang ng pray, wala ka nang gagawin maghapon, kundi dasal ng dasal. Paano to masusunod ng isang tao na pray without ceasing, pray always, continue steadfast to pray? Meron pong dalawang bagay na gusto ko share. Pray deep and pray wide. Paano ito gagawin, yung continuous prayer? Yung pray deep, ito po yung tinatawag na prayer life. At yung pray wide, ito yung life of prayer. Explain ko mamaya. Ito pong prayer na to parang cross. Yung deep, paganon. Yung wide, paganon. Okay? So, dalawang forma ng pananalangin na kailangan nating patutunan at gawin araw-araw. Pray deep, a covenant and a commitment to God to pray in a specific time and a specific place every day. Yung praying deep or yung prayer life, ito yung covenant mo kay Lord. May usapan kayo, meron kayong agreement na itong lugar na to, itong oras na to, sa'yo to Lord, magpe-pray ako dito. At least 1 hour. 30 minutes to 1 hour in a day. Okay? Ito yung covenant mo. Pag sinabing covenant, a binding agreement. Sa Old Testament, pag covenant, may blood. At pag di ka sumunod, pwede mo ikamatay. Sa New Testament, hindi na ganun dahil si Jesus namatay sa ating kapalpakan. Then a commitment is a pledge and a decision to follow no matter what. Pag sinabi mo, committed ako mag-pray ganitong oras, sa ganitong lugar, kahit umulan, bumagyo, kahit may appointment, hindi mo ipagpapalit yan sa appointment mo. Kaya lagi ko sinasabi, ina-announce ko sa lahat, don't disturb me in the morning. Prayer time ko yan. Lumalabas ako sa lungga ko, alauna. At hindi ako masaya pag may lakad ng umaga, sa totoo lang. Dahil masaya akong kausap ng Diyos. Pag na-store ko yung oras ko sa umaga, hindi ako masaya. Dahil ang tulog ko, alas 3, alas 4. Gigising ako mga alas 10, alas 11. Magpipray ako hanggang alauna, alas 2. Ayokong ginagalaw yun. Because for me, that is holy hour. Pag sinabing, hallowed be your name, banalin ang pangalan mo. Okay? Yung time na to, itong oras na to, hallowed, holy. Pag sinabing holy, separated, special. Kunyari, mga holen at mga diamond, ihiwalay mo yung diamond, di mo hahalo sa lalagyan ng holen. Special to. At yung holy hour, naalala ko, yung mga holy things sa temple, winasak ng Babylon, yung temple sa Jerusalem. Nakapunta po kami doon mismo sa lugar na yun. Kinuha yung mga kupitang ginto. Tapos, si Belshazzar, ginawa niya inuman ng alak, yung kupitang ginto na ginagamit lang para kay Lord. Alam mo nung gabing yun, namatay siya, bumagsak yung Babylon, natalo ng Persia. Pag para kay Lord, hindi pwedeng gamitin para sa ibang bagay. Kung itong oras na to kay Lord, huwag mong galawin. Hindi yung, nakakaintindi naman si Lord eh. Kagaya ng Sunday service, nasabihin natin, nakakaintindi naman si Lord pag di tayo nagsimba. Yun nga eh, yun nga. Ikaw hindi nakakaintindi na yung araw na yan, banal. Para kay Lord lang yan. God's use only. Pag sinabing holy, para lang kay Lord. Separated unto God, separated from other things. That's the meaning of holiness. Okay? Sinabing holy, kay Lord lang to, kay Lord lang to. Ayan, tanong, meron ba kayo everyday na isang oras man lang sa isang lugar na para kay Lord? Meron kayo. Ako, ang lugar ko, sa kabilang kwarto namin, may office ng bodega, ang daming kalat.
Picture ako minsan, PowerPoint ko dito. Nakakalat lahat doon yung mga gamit na hindi ko malikwit-likwit. Ito ka po. Pag inayos mo yung priority mo, si Lord yung una, pangalawa yung pamilya. Okay? Pangatlo trabaho, ministry pangapat. Marami ka pong mapapagayaan na iba. Kaya pag sinabi ng iba, lahat prioridad maging. Ang priority mo si Lord. I'm not bothered na makalat yung kwartong yun kasi nauuna ko si Lord, nauuna ko pamilya ko, nauuna ko yung trabaho. Kahit makalat siya, walk against him. Bakit? Kung ano yung priority na una ko. Marami akong hindi nagagawa sa totoo. Pero yung priority ko, hindi ko mapabayaan. Yung iba, dami nagagawa, pero yung priority, hindi na pa-prioritize. Daming kalat. Tapos meron akong maliit na mangkok, puti. Ganito kaliit. Doon ako, nakaganan ng Bible. Nandiyan yung Bible ko, nandiyan yung book, nandiyan yung kape. Doon ako. Everything. 2 hours. Minsan higit. Ikaw, meron? Ano yung katabi mo? Meron ka pong lugar na sanctified para kay Lord kahit makalat? Dati, nung wala kaming bahay, nung binata pa ako, CR. Lord, ito yung seat. Dito tayo magtatagpo sa CR. Ang tawag ko dyan sa tagpuan na yan ay trysting place. Tingnan niyo sa dictionary ko yung tryst. Yung trysting place, ito yung usapan ng lovers. Dito tayo mag-date, dito tayo magkikita. Meron ba kayo na lugar everyday at oras everyday na kay Lord yan, nakaseparate yan? Taas ang kamay ng mga wala. Taas ang kamay ng mga meron. Yung wala, begin to make your schedule now. Kailangan po. Bago ka magkaroon ng white prayer, you must have a deep prayer. Bago yung puno magkaroon ng maraming sama at lumawa, kailangan yung ugat niya malalim. Hindi yung, hindi ka na nagpipray sa umaga sa jeep habang tumatakbo ka. Lord, ikatan mo ka dito, Panginoon, hindi ako mali. Jesus name, Jesus name, Jesus name. Okay yun, walang problema doon. Kaya lang, pag walang deep, babagsak yung puno kung walang malalim na ugat. Deep prayer before white prayer. Now, yung schedule. Kailan? Bawat schedule natin iba-iba. Kung ikaw,